Hey everyone, it's Dara and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, I'm gonna share with you guys the books that I'm planning to read and I'm planning to finish reading for this month of September. Sobrang tagal na din simula nung huli akong nagbasa because I feel like I'm in a huge reading slump and ang tagal na rin na hindi ako nakabalik sa pagbabasa. And ngayon lang natapos kong basahin yung third book ng The Devil's Night series, which is Kill Switch. Well, nabasa ko na, I think last month, yung first book, which is Corrupt, and yung second one na Hideaway. And so far, maganda naman siya. But this book is not for everyone because it's a dark romance and you need to look up for the trigger warnings because sobrang heavy niya basahin. Yung Kill Switch, sinimulan ko siya basahin nung August 7. Tapos, ngayon September ko lang siya natapos. Actually, kanina. So, sobrang heavy niya na kailangan kong pakinggan siya sa audiobook. So, yun. And, ayun, masasabi ko sa Kill Switch is grabe. Grabe talaga siya. And, I feel like among the four horsemen, mas minahal ko si Damon kasi I understand his character more. Parang yung pinagdaanan niya as a child is hindi talaga madali kasi nobody deserves to be abused, molested, lalo na kung bata ka. I kinda hated him sa book 1 kasi parang ano siya, parang psychotic killer. Pero as the story goes, I finally got to understand his character more. Kasi every behavior ng tao is, some of it is a form of a trauma response. And I love the chemistry between Winter and Damon among the series. Gustong-gusto ko yung pagiging tamed ni Damon kay Winter. Pag si Winter na yung kaharap niya, it's perfect. So, I rated this book a 5 out of 5 stars. So, don't judge me because kanya-kanya tayo na preferences. So, yun. So, if you wanna start reading the Devil's Night series, you might want to look out for trigger warnings like bullying, sexual assault, rape, and violence. Kasi heavy talaga siya and ang hirap ng process. Tips, I'm gonna show you my book plans. Books na plano kong tapusin this September. First one is this book, Still Waiting by Anne Swindle. So actually, nasimulan ko na siya and I'm on Chapter 4 now. And so I'm page 67, chapter 4. And I'm actually annotating this. Ayan, may mga notes ako dyan because I'm planning to gift this for my friend. And I think the person who's going to receive this with my notes is going to appreciate it. Kasi, alam, binili ko tong book kasi plano ko talaga siyang iregalo sa kanya with my thoughts in it. Para meron kaming book conversations kapag natapos ko na siyang basahin and tapos ko na siyang i-notes, i-annotate, ganun. So, the next book that I'm going to share is The Last Time We Say Goodbye by Cynthia Han. Kasi
actually na-start ko na rin siyang basahin and chapter 7 na ako, which is page 67 pa din. So I started reading this noong March 12 and hindi ko pa rin siya tapos. Parang tinigil ko siyang basahin kasi parang napabagalan ako sa story niya. But I've seen this on BookTok. So a lot of people saying na nakakaiyak po ng libro na to and maganda. But now, I'll try to finish this and I will tell you kung ano yung naging progress ko sa book na to. So this book is about Lexi na nagmo-mourn sa brother niya na nag-suicide. It was a hard time for her kasi nung nag-suicide yung brother niya, she thought na she didn't have the chance to say goodbye. So yun, parang sa book na to, biniblame niya yung sarili niya sa pagkamatay ng brother niya. Sana matapos ko na siyang basahin. And next book is The Kingdom of the Curse by Carrie Maniscalco. Hindi ko pa rin siya tapos and I already annotated it. Kailan ko ba ito sinimulan? This is the book of the Kingdom of the Wicked. Nakalimutan ko kailan ko siya sinimulan. Wait, let me check. Wait lang ha. So yun, I started reading this noong May 20. And ngayon hindi ko pa siya tapos nabasa kasi parang binabagalan ko or I'm not into this pa. Pero plano ko na siyang tapusin ngayong September para makamove on na tayo. Gusto talaga siyang bagalan kasi parang I'm not ready to for this book to end pa. Publish na yung Kingdom of the Fear. So matagal-tagal pa bago ko mabili yung book na yun. But so far, I'm loving this book. So yun, I hope within September matapos ko na rin siyang basahin. Next one, or probably the last one is You've Reached Sam by Dustin Tao. So matagal na siyang nasa TBR ko. And ayun, I'm planning to read mga sad books ngayong September para feel ko lang. Ayun, so yeah, so good luck. And I really hope na matapos ko siya this September. So if may madagdag man, I'm probably gonna add it on my, I'm gonna probably say it on my September wrap-up. Kung makapag-film ako niyan for si Pagan. Because actually, I'm kind of a busy person because, as you all know, I'm a working student. So yeah. So parang pastime or ano ko lang tong pagbabasa ng libro. But I really hope na matapos ko siya. Ayun, nagmumulso yung libro ko. Paano ko ba itong napaprotect ako? I think I'm gonna buy a plastic cover na lang. So yan. So yan yung aking TBR plans for this month of September. I think it's a good plan to make a reading vlog for my TBR para naman ma-motivate ako na basahin tong mga to. And ayan. And talagang matatapos ko sila ngayong September. So, if you like this video, please give it a thumbs up. And don't forget to hit subscribe. See you on my next vlog. Have a great day and God bless you always. Bye!